Ang Tugatog ng Buhay. Kabanata 16-17. Irene. Naramdaman ni Alex ang matinding puwersa sa kanyang katawan nang makapasok siya. Katulad ng pakiramdam noong dumaan sila sa parang tubig na pinto sa libingan ni Caesar, ngunit tila mas komplikado rin ito kaysa doon. Pakiramdam niya ay nahulog ang kanyang katawan sa isang blender kung saan ang kanyang buong katawan ay pinipiga ng mahigpit ng kung anong matigas na bagay. Masyado lang itong nakaka-suffocate. Sa sandaling pumasok siya, sinubukan ni Alex na pakawalan ang kanyang espiritual na body upang madama ang kapangyarihan ng espasyo sa loob ng bilog ng transportasyong ito. Gayunpaman, ang kanyang munting espiritual na body ay nadorodge ng malupit sa pangalawa pagkatapos niyang palayain ito. Mukhang hindi pa rin sapat ang kapangyarihan ko. Sa isang hininga, gumaan ang pakiramdam ni Alex nang dumaan siya sa teleportation circle, ligtas na lumapag sa lupa. Ang sumalubong sa kanyang mga mata ay isang napakalaking ulo. Ito ay isang ulo na inukit mula sa bato na kasing laki ng isang gusali na nakapatong sa gilid nito. Ang pagtayo sa harap ng rebeltong ito ay nagparamdam sa kanya na para siyang isang maliit na daga sa harap ng isang malaking elepante. Maging ang mga mata ay 10 beses na mas malaki kaysa sa kanyang sukat. Sa sobrang gulat niya ay sumulpat na rin sina Luna at Jasmine. Nakahinga ng maluwag si Luna. Si Jasmine naman ay nakaranas nito. Nang mapansin niya ang ekspresyon ni Alex, nagpaliwanag siya. Ito ang estatwa ng diyosa, ang ulo ay nandoon habang ang kanyang katawan ay nandoon. Napakalaki nito at walang nakakaalam kung sino ang umukit nito. Isa itong sinaunang estatwa kung tutuusin. Napatras ng ilang hakbang si Luna at muling tumingin sa rebulto. Ito ay isang babae. Tumango si Jasmine. Yep, kaming Floral Valley ay nag-research na sa rebeltong ito dati, inaakala namin na ito ang estatwa ng diyosa sa mga katutubo na nakatira dito sa Spiritual Valley Dungeon. Tinatawag itong Guardian Goddess kaya malamang ito ang diyosa na kanilang sinasamba noon. Ang mga katutubo rito ay malamang na sumasamba sa kalikasan. Tanong ni Alex. Nasaan na ang mga katutubo? May iba pa bang tao dito? Umiling si Jasmine. Wala pa kaming nakikitang iba, so I guess nag-migrate sila. Tingnan mo na lang ang rebulto, mukhang sinaunang panahon. Sinabi ng aking Panginoon na ito ay umiral ng hindi bababa sa libu-libong taon. Kaya marahil ito ay isang relic mula sa panahon ng bato. Nagpa siya si Alex na gumawa ng isang sarkastikong pahayag. Kung maaari nating mailabas ito dito, tiyak na ibebenta ito sa napakagandang halaga. Inilibot ni Luna ang kanyang mga mata. Pera lang ba ang iniisip mo, ha? Napangiti si Alex at pinagmasdan ang paligid sa kanya lang napagtanto na isa pala itong lungsod sa kabundukan. Napapaligiran sila ng mga hanay at hanay ng mga bundok at ang lungsod ay nakakagulat na malaki kung saan may matataas na gusali kahit saan sila pumunta. Gayunpaman, ang lahat ng mga gusaling ito ay gumuho sa lupa kaya ngayon ay nagmukhang mga guho. Lahat. Mukhang madilim at magulo at may malalaking patches ng matataas na damo sa buong lugar. Ang mga bahay, gusali at dingding ay natatakpan ng hindi kilalang mga dahon. Habang patuloy na pinagmamasdan ni Alex ang lahat ng ito nang may pagkabigla, naisip niya kung gaano kaganda ang lugar na ito noon. Uri ni Luna. Ngayon gusto ko talagang makita kung gaano ito kaganda noong nasa tuktok ang lugar na ito. Habang sila ay nag-uusap sa isa't isa, dumating si Alcina kasama ang isang grupo ng kanyang mga alagad. Dahil binigyan siya ni Alex ng 7 token bago siya pumasok, kinailangan niyang pag-isipang muli kung sinong mga disipulo ang dinadala niya kaya natagalon iyon. Bagamat mapanganib ang lugar na ito kasama ng lahat ng mga demonyo at hayop sa paligid, mayroon itong mayamang likas na yaman at sagaan ng espiritual na chi energy. Ang paghinga dito ay halos katumbas ng 100 paghinga sa labas. Ginoo. Rockefeller, mayroong ilang malalakas na ligaw na hayop sa loob ng piitan, mayroon ding mga halimaw, kaya ang ilang mga lugar ay maaaring maging lubhang mapanganib. Ang mga matatanda ng Floral Valley at Hygieia Valley ay naghanda ng ilang paraan para sa amin. Mayroon akong mapa dito na maaari mong i-refer. Inabot ni Alcina kay Alex ang isang hand-drawn map. Hindi lamang mayroong mga palatandaan at direksyon, ipinalam din nito ang anumang mga panganib sa daanan.
Kani-kanina lang hindi binanggit ni Alcina ang alinman dito, malamang na gusto lang niyang gantihan si Alex sa pagbibigay sa kanya ng 7 token. Tiyak na calculative ang matandang babae na ito. Bagaman iniisip niya yon, halatang hindi iyon sinabi ni Alex ng malakas. Sa halip ay bahagya siyang nagpasalamat at tinanong si Jasmine saan tayo pupunta kung gusto kong makahanap ng Dragon Blood Vines. Itinuro ni Jasmine ang kanluran. Tumango si Alex sa kabamaling kay Alcina. Master Bella, anong landas ang tatahakin ninyo? Sagot ni Alcina. Kailangan nating kunin ang karaniwang ginagamit ng Hygieia Valley para mahanap ang mga iyon. Malabo kong naaalala na inilipat ni Dominic ang mga baging sa isang canyon sa isang lugar, sa palagay ko ay nasa paligid ng lugar na ito. Pagkatapos ay itinuro niya ang isang lugar sa mapa ni Alex. But we're going to take the road we usually use, Floral Valley, there are resting stands that we set up along the way. Ngunit hindi ako sigurado kung mayroon sa kahabaan ng Hygieia Valley. Pagkasabi nito ay nagpatuloy si Alcina sa pagbibigay babala kay Jasmine na mag-ingat. Tawag. I click. I click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 1618. Kaya naman pagkatapos iwan si Jasmine kay Alex, dinala ni Alcina ang kanyang mga alagad patungo sa Timog Silangan na rehiyon. Sabi ni Jasmine, gabi na, so it's getting late soon. Magiging delikado ito sa gabi kaya bakit hindi tayo humanap ng lugar na makapagpahinga para sa araw na ito at lumabas sa susunod na umaga. Parang naiintriga si Luna. Gusto kong maglakad-lakad sa abandonadong lungsod na ito. Ganoon din ang ideya ni Alex, kinuha pa niya ang kanyang telepono at nagsimulang kumuha ng litrato at video sa kanyang paligid. Hoy, Alex! Kunan mo ako ng ilang larawan. Lumunok si Luna patungo sa ilong ng malaking ulo at kumaway kay Alex. Matagal nang nagpalit ng damit ang babae. Kasalukuyan siyang nakasuot ng uniforme ng mga alagad ng Flora Valley. Ito ay isang mapusyaw na berdeng damit na may pagiging simple ng modernong kasuotan, ngunit mukhang vintage. Bilang isang kagandahan, ang kanyang kilos ay nababagay sa damit na nagmumukha sa kanya na para siyang isang time traveler. Inangat ni Alex ang kanyang ulo at kinunan siya ng ilang litrato na may malawak ng ngiti. Hindi, ang mga paa at butas ng ilong mo lang ang makukuha ko sa anggulong ito. Ano ba't nakikita ko ang buhok mo sa ilong? Nagulat si Luna, halos mahulog mula doon. Tumukot ng isang dakot ng lumot, marahas niyang ibinato kay Alex. Bunga ng ilong. Ikaw ang may nakikitang buhok sa ilong. Agad naman itong naiwasan ni Alex. Hindi ba normal na may buhok sa ilong? Ito ay kakaiba kung hindi mo gagawin. Sige, tigilan mo na ang pagbato niyan sa akin. Kukunin ko ang mga larawan sa ibang anggulo. Paglingon niya ay napansin niyang may isang malaking sinaunang puno sa likuran niya. Ilang lukso lang, narating niya ang isa sa mas makapal na sanga at kumuha ng litrato para kay Luna. Pagkatapos ay napagtanto niya na nakikita niya ng malinaw ang mukha ng estatwa mula sa ganoong kalayuan. Ang mga tampok ng mukha ng rebulto ay mukhang ganap na ethereal at napakarilag. Igit sa lahat, ang pagkakayari ay tila napakahusay. Mula sa malayo, ang estatwa ay hindi mukhang isang rebulto lamang, tila ito ay isang aktwal na ulo na pinalaki. Hindi ito isang aktwal na ulo, tama ba? Ang mga tao ba noong panahon ng bato ay may ganoong kasanayang pagkayari? Sa pag-iisip na ito, nagpatuloy siya sa pagkuha ng ilang mga larawan para kay Luna. Mabilis na bumaba si Alex para tingnan kung saan nabali ang leeg at napagtanto niyang isa pala itong estatwa. Ilang saglit lang, natagpuan ng iilan sa kanila ang katawan ng estatwa ng diyosa sa isang higanteng place sa loob ng mga guho. Diretso pa rin itong nakatayo sa gitna ng plaza. Makalipas ang ilang saglit na paglalakad, sumapit ang gabi sa kanila. Nakakita sila ng medyo maayos na gusali at nilinis na lang nila ang kanilang paligid para pansamantala silang manatili dito magdamag. Kahit nakagawa na ng campfire at naglatag ng ilang sleeping bag, hindi pa rin nakontento si Luna. Sumbong niya kay Alex. Al, dapat nagdala ka ng mga kumot. Natahimik si Alex at lumingon sa kanya. Pwede bang wag mo akong tawaging Al? Ano ang pagkakaiba maliban sa pagtawag sa akin ng isang kwago?
Well, gusto ka ng Reyna mong tawaging Al. May problema ka ba niyan? Halika dito at humiga, ikaw ang unan ko ngayong gabi. Tahimik na inilapag ni Jasmine ang kanyang pantulog habang pinagmamasdan sila, malalim ang iniisip. Dahan-dahan itong lumaki hanggang sa gabi. Si Luna ay natutulog sa tiyan ni Alex noong mga oras na iyon. Tulog na rin si Alex dahil mahaba ang araw na iyon. Si Maiko naman ay responsable sa pagbabantay. Makalipas ang ilang oras, nagising si Alex sa biglang pagdaloy ng yin energy pero si Maiko lang ang tumatawag sa kanya. Anong mali? Sagot ni Maiko. Master, may nakatingin sa amin. Nagulat si Alex at agad na napaupo. Kabanata 1619. Ano ito? Hindi mo ba nasabi? Itinoon ang kanyang espiritual na enerhiya sa kanyang mga mata at nakakakita si Alex sa dilim. Gayunpaman, napansin niyang tahimik ang kanilang paligid, medyo mas mabigat ang paghinga ni Jasmine kaysa sa karaniwan. Nagising na rin si Luna. May nangyari ba? Pulong ni Luna at pinakawalan ang kanyang espiritual na konsensya, ngunit ito ay walang pakinabang. Sagot ni Maiko. I did in fact, may napansin akong nakatitig sa amin, it had green eyes. Ngunit hindi ko masabi kung ano iyon, nawala lang ito sa isang iglap. Isang demonyo. Napabuntong hininga sina Alex at Luna. Napabuntong hininga sila kaya gin-icing din nila si Jasmine. Dahil hindi na ito komportable na matulog sa ganoong lugar, nagsimula siyang magpanik nang malaman niyang may demonyong nakatingin sa kanila ngayon. Wait here, titingin ako sa labas. Tumayo si Alex na hawak ang Seven Blades of Death sa kanyang kamay. Sabi ni Luna, I'll follow you, else wala kang backup kung malakas ang kalaban. Hindi rin naglakas loob si Jasmine na mag-isa dito, namumutla ang mukha niya sa takot. Ako. Gusto rin kitang sundan. Sa huli, medyo nag-survey silang tatlo sa lugar kasama ang Half-Ghost King sa gilid nila. Gayunpaman, wala silang mahanap na mga demonyo o mga hayop na may berdeng mga mata. Sa kabila nito, wala na sila sa mood matulog. Hindi ko alam kung bakit, ngunit pakiramdam ko ay parang may nanghuhuli sa akin sa dilim. Kumunot ang noo ni Alex. Talagang hindi ito isang kaaya-ayang pakiramdam. Nagawa pa nitong bigyan siya ng goosebumps dahil hindi niya mahanap ang dahilan nito. Pwede bang? Multo. Tanong ni Jasmine. Imposible yon kung hindi, matagal ko na itong naramdaman. Maiko said in her cold voice, sending a chill down Jasmine's spine. Hindi niya lang maintindihan kung bakit kailangang multo si Alex sa lahat ng oras. Kahit ano pa yan, mag-iingat ka. Hindi tayo mabibigo sa pagkawala ng ilang araw na tulog kaya huwag na lang tayong matulog ngayong gabi. Sabi ni Luna habang ipinapabalik-balik ang kanyang maliwanag na flashlight sa pader na bato. Ang ganitong maliwanag na flashlight ay ibinigay ng mga miyembro ng Flora Valley. Nang dumating si Luna, siya ay dumating na walang dala. Hindi man lang siya nagdala ng anumang ekstrang damit at walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya sa pagiging hindi handa. Pero biglang nagsalita si Luna. Napagtanto ba ninyo na ang rebulto sa plaza ay napakalaki, ngunit ang mga bahay ay napakasikip? Sa palagay ko ay hindi karaniwang magugustuhan ng mga tao ang kanilang mga bahay na napakaliit, maaari kong hawakan ang kisame kung itinaas ko lang ang aking braso. Hindi lang yan, halos lahat ng bahay dito ay ganito kaikli. Maaari bang lahat ng naninirahan dito ay mas maikli kaysa sa karamihan? Dagdag ni Jasmine. Naaalala ko na nakakita ako ng mural sa isang lugar sa paligid. Ang mga ukit ng mga tao dito ay mukhang kakaiba, sila ay mukhang medyo maikli. Pero wala namang ibig sabihin yun, di ba? Malamang ay pagkakamali lang ng carver. O at ang mga katutubo rito ay tila sumasamba sa mga martilyo, ang kanilang mga totem ay pawang mga martilyo. Mga martilyo. Maikli. Baka tila malalim ang iniisip ni Alex. May naisip ka ba? Tanong ni Luna. Nabalitaan ko na may lahi na tinatawag na dwarves noong panahon ng bato. Ang kanilang karaniwang taas ay halos apat na talampakan lamang ang taas. Gayunpaman tila sila ay ipinanganak upang maging mga manggagawa, maaari pa silang gumawa ng mga espiritual na kasangkapan.
Hindi ko alam kung totoo iyon o hindi, ngunit tingnan mo na lang ang istruktura ng lungsod na ito at ang pagkakayari ng estatwa ng diyosa na iyon. Sa palagay ko, walang sino man ang makakapaglabas ng isang obra maestra na tulad nito. Sagot ni Alex. Mga duwende. Talaga bang may ganitong lahi sa mundo? Gulat na gulat ang dalawang babae. Maaaring ang buong lahi na iyon ay dumaranas ng dwarf disease. Dahil parang may sumusunod pa rin sa kanila, hindi pa rin komportable si Alex sa pananatili sa bahay na iyon. Kaya naman, nagpasya siyang umalis sa lugar na ito at magtungo sa mas malupit na lugar sa loob ng lungsod. Sa pamamagitan nito, ang pakiramdam na pinapanood ay sa wakas ay nawala. Kinabukasan, nang sumapit ang bukang liwayway, umalis silang tatlo sa lungsod at dumaan sa plaza na may rebulto, umalis sa malalaking pintuan ng lungsod. Simula sa humongous entrance, hindi napigilan ni Alex na mapasigaw. Ang mga gate na ito ay napakalaki. Tawag. I click. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 1620. Ang mga pintuan ng lungsod ay humigit kumulang 50 metro ang taas at 20 metro ang lapad. Bihira lang ang ganoong kalaking gate, hindi pa nila ito nakita sa buong buhay nila. Sabi ni Luna, "Hey Al, so you think that goddess statue is actually based on a real powerful goddess?" Ang lungsod na ito ay sadyang hindi kapanipaniwala. Paano magagawa ng sino man na makapagtayo ng ganoon kalaking lungsod? At ang pagtatayo nito sa matarik na hanay ng mga bundok. Pakiramdam ko ito ay isang gawain ng isang Diyos upang maging tapat. Tumanggo si Alex at lumingon sa likuran niya. Mula rito ay nakita niya ang pugot na estatwa ng Diyosa sa plaza. Kahit walang ulo, ang estatwa ay mukhang napaka-Diyos at makapangyarihan, ang kanyang magandang figure ay malinis din. Para bang ang Diyosa ay nagbabadya sa buong lungsod? Pero na. Kailangan muna nating hanapin ang Dragon Blood Vines, naghihintay pa rin ang iyong kapatid na iligtas natin ang kanyang buhay. Pumalik si Alex sa mga tarangkahan at lumabas ng lungsod. Gayunpaman, tulad ng ginawa niya, nagkaroon siya ng kakaibang kutob na pumasok sila sa isang lubhang mapanganib na kaharian. Pagkatapos na madaanan ang mga tarangkahan na ito, ang mapayapang enerhiya sa loob ng abandonadong lungsod na ito ay nawala sa hangin. Hindi man lang siya nakaramdam ng pagkabalisa nang malaman niyang binabantayan sila kagabi. Walang sabi-sabing inis ka ni Alex ang kanyang paligid, ngunit nagpa siya pa rin siyang maging mas alerto. Ang espiritual na enerhiya sa loob ng piitan ay hindi bababa sa daan-daang beses na mas puro kaysa sa labas ng mundo. Kaya naman, ito mismo ang dahilan kung bakit ito napuno ng mga espiritual na damo sa lahat ng dako. Gayunpaman, dahil ang mga miyembro ng Hygieia Valley ay pumupunta rito tuwing 3 taon upang mangolekta ng mga mahahalagang halamang gamot, ang mas madaling mga daanan ay nawala ng laman. Sa kabilang banda, ang mga matarik na lugar ay napuno pa rin ng mga halamang gamot. Natuwa si Alex na nagawa niyang makaligtas sa Golden Light of Lightning Tribulation at makamit ang Imperial Sword Flight kasama nito. Matapos palakihin ang Dragon's Bane of 36, maaari itong magamit bilang isang malaking sasakyang panghimpapawid. Dahil ang pamilya ni Luna ay napuno ng mga makapangyarihang martial artist, mas anay na siyang makita ito. Si Jasmine naman ay hindi maiwasang mainggit kay Alex. Noon pa man pinangarap ng mga tao na lumutang sa langit tulad ng isang ibon. Kahit na nagawa na nilang maglakbay o maabot ang buwan pagkatapos mag-imbento ng mga eroplano at rocket ship sa pag-unlad ng teknolohiya, iba pa rin ito sa kakayahang lumipad gamit ang isang espada. Kumagamit lang iyon ng malaking sasakyang panghimpapawid para lumipad pagkatapos ng lahat. Noong una, hindi nang ahas si Alex na lumipad ng napakataas, nag-aalala siya na baka mahulog siya sa kanyang kamatayan kung hindi siya mag-iingat. Kahit na ang kanyang katawan kasama ang Mystic Armor ay titiyakin na hindi siya mamamatay mula sa 100 metrong pagkahulog, naisip pa rin niya na ito ay mas ligtas kaysa magsisi. Sa loob ng 2 oras, nagsisimula na siyang masanay, lumilipad hanggang sa gitna ng bangin para kumuha ng mga halamang gamot. Sa pamamagitan nito, napakaganda ng kanyang ani dahil nakaani siya ng maraming hinog at lumang halamang gamot. 1,000 taong gulang na ginseng at espiritual na rhizis, 3,000 taong gulang na Chinese foxglove at kahit 5,000 taong gulang na tuberflies flower.
Kahit na ang mga halamang gamot na ito ay karaniwan, ngunit mayroon itong malakas na epektong panggamot dahil sa kung gaano katagal ang mga ito. Sa makatuwid, ang mga ito ay talagang kamanghamanghang mga materyales upang gumawa ng mga tabletas at lagyang muli. Kinailangan pa ni Alex na itapon ang ilan sa mas mababang halaga ng mga halamang gamot na nakolekta niya mula sa Hygieia Valley, kung hindi, hindi maiimbak ng 20 cube meter na storage purse ang lahat ng ito. Halika, halika, ang 1,000 taong gulang na ginseng na ito ay maganda, mas malaki pa ito kaysa sa mga puting labano sa California. Dahil wala tayong masyadong pagkain dito, kainin na lang natin ito bilang almusal. Napangiti si Alex habang pinuputol ang ginseng sa 3 bahagi kaya nakuha ng lahat ang kanilang rasyon. Kung ang sino mang may-ari ng tindahan ng halamang gamot ay nakakita kung ano ang ginagawa niya sa isang mahalagang halamang gamot, tiyak na masasaktan sila. Ang tatlo ay nakabunggo pa nga ng ilang halimaw sa kanilang daan, ngunit lahat sila ay naging pagkain lamang sa araw na iyon. Ang kanilang mga demonyong core ay inani rin. Sa 3rd araw, sa wakas ay natagpuan nila ang Dragon Blood Vine sa isang palanggana sa loob ng mga lambak. Tuwang-tuwa si Luna habang nagmamadaling lumapit para kumuha ng ilan. Biglang may tumaas na kamay mula sa dumi ng kinatatayuan ni Luna at hinawakan siya sa bukong-bukong. Ah! Tingnan mo! Kabanata 1621. Ah! Nagulat si Luna. Dali-dali niyang hinugot ang kanyang binti mula sa kamay ng may lakas. Nang tumingin siya sa ibaba, nakaramdam siya ng pamamanhid sa kanyang anit. Anong klaseng kamay ito? Walang laman o dugo dito kundi mga puting buto lamang. Eh ano ang bagay na ito? Nakakakilabot na sigaw ni Jasmine. Hindi niya alam na ang mga kalansay ay maaaring lumabas sa lupa upang manghuli ng mga tao. Ang bihasang Luna ay matapang kung tutuusin. Kahit na siya ay natakot, marahas niyang itinaas ang kanyang binti at tinapakan ng husto ang palad ng puting buto. Ang kamay ay agad na natapakan sa mga piraso na may malutong na bitek na nakakalat sa buong lupa. Nakahinga siya ng maluwag at bahagyang nakahinga. Ngunit sa sandaling ito, isa pang banda ang bumagsak sa lupa sa gilid at hinawakan ang bukong-bukong ni Luna. Sa pagkakataong ito ay ang kanyang kaliwang paa. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay hindi nakalaya si Luna. Ito ay dahil sa oras na ito, higit sa 10 mahaba at may 6 kamay ang bumalot sa lupa at hinawakan ang kanyang mga paa at binti. Pilit pa nila itong kinaladkad pababa, sinusubukang hilahin si Luna sa ilalim ng lupa. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Luna ang isang pagsabog ng goosebumps sa kanyang buong katawan. Nakaramdam siya ng pagkabalisa. Boom! Tarat-tarat! Biglang lumitaw ang isang malaking espada, walang awa na humahampas sa mga braso ng puting buto. Matindi ang pagpupumiglas ni Luna at tuluyang nabawi ang kanyang kalayaan. Agad siyang tumalo ng 2 hakbang at tumabi kay Alex. Na may pagtataka sa kanyang mukha, sinabi niya, ano ang mga bagay na ito? Umiling si Alex. Hindi rin ako sigurado. Ngunit ang enerhiya ng yin dito ay napakalakas. Mag-ingat kayong lahat. Jasmine, halika rito. Huwag kang masyadong lumayo sa akin. Ngayon, medyo naguguluhan na rin si Jasmine. Natauhan lang siya matapos marinig ang sinabi ni Alex. Gayunpaman, nang akmang lalakad na si Jasmine, nakita niyang biglang bumukas ang lupa sa likod ni Alex at nakaunat ang 2 braso rito. Siyempre, white bones pa rin sila. Samantala, ang pares ng puting buto na ito ay mahigpit na humawak sa lupa. Kagad pagkatapos, isang bungo ang bumunot sa lupa. Ah! Napahiyaw siya at tinuro ang likod ni Alex habang nanginginig. Sina Alex at Luna ay lumingon sa kanilang mga ulo. Nang makita nila ang eksenang iyon ay agad silang napaatras ng 1 hakbang. Pagkatapos noon, pinagmasdan nila ang bungo na lumulubog sa lupa. Hindi agad kumilos si Alex dahil gusto niyang malaman kung ano nga ba ang bagay na ito. Dahil dito, tumalo ng malakas ang bagay na iyon at gumapang palabas ng lupa. Ito ay talagang isang kalansay. Ang siksik na masa ng mga puting buto ay natatakpan ng yin energy. Ang pinaka nakakatakot na bahagi ay na mayroong isang mahinang pulang glow sa madilim nitong mga socket ng mata na ginagawa itong tila sobrang kitakot-takot. Hindi napigilan ni Luna na hawakan ang kamay ni Alex.
Bahagyang pinagpapawisan ang palad niya habang sinasabi, "Huwag kang matakot, hindi ba patay na skeletal ghost lang ito? Ang aking kapatid na babae ay isang dalubhasang mangangaso ng multo at maraming beses ko nang nakita ang ganitong bagay." Tamdam ni Alex ang pawis sa palad niya. Sinabi niya, "Huwag makipagkamay kapag nagsasalita ka. Kung hindi, ipagkanulo nito ang iyong panloob na takot." "Ang takot ko. Marunong ka talagang maglabas ng kalokohan." Kinuha ni Luna ang Sky Devil Zither mula sa kanyang isip na palasyo at handa ng umatake. Sa hindi inaasahan, ang lupa ay gumagawa ng plop na tunog. Kasabay nito, daan-daang kamay ang bumalot sa lupa. Sa susunod na sandali, ang mga siksik na balangkas ay gumapang palabas sa lupa. Agad namang binitawan ni Luna si Alex. Itinulak niya ito at sinabing, "Lalaki ka, dapat kang umalis." The Asterisk Man Eat. Tiningnan ni Alex ang daan-daang kalansay at hindi ito matanggap saglit. "Narinig ko na kung ang ilang mga puting buto ay inilibing sa isang maunlad at mahalagang sementeryo, sila ay sumisipsip ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa sa buong araw. Lalago nila ang isang bahagi ng espiritual na karunungan sa kanila tulad ng white bone spirit sa paglalakbay sa kanluran." Sabi ni Alex habang pinapakipot niya ang kidlat na iniuugnay ng espiritual na kapangyarihan sa kanyang kamay. "Oh, pakiusap. Bilisin mo at alisin mo sila. Dumarami sila." Sabi ni Luna. "Kidlat, lumabas ka. Tawag. I freak. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 1622. Tererat, tererat. Boom. Boom. Boom." Kasunod ng sigaw ni Alex, mahigit isang dosenang kidlat ang bumagsak mula sa langit. Maraming maliliit na lambat ng kidlat ang bumalot sa buong espasyo. Basag. 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 Maraming bitek ng buto ang narinig. Daan-daang kalansay ang nahulog mula sa tama ng kidlat. Ang isang maliit na kalahati ng mga ito ay hinaypan na may mga buto na nakakalat sa buong lupa. Bahagyang ipinagmamalaki ito ni Alex. Tinindatan niya ang kaliwang mata kay Luna. "Tingnan mo, hindi ba sila ay isang tumpok lamang ng mga patay na buto? Mapapawi ko lang sila sa isang minuto." Bago bumagsak ang kanyang boses, muling tumayo ang mga nahulog na kalansay. Hindi lamang iyon, ang mga bali, nakakalat na buto ay muling pinagsama. Bukod dito, muli silang sumama sa puwersa. Kahit si Alex ay nararamdaman na ang lakas ng mga kalansay na sundalo na minsan niyang nakuryente ay hindi nabawasan bagkos ay tumaas. Nakapagtataka, mas mabangis pa sila kaysa dati. Daan-daang pulang-pulang pupil ng daan-daang kalansay ang nakatingin ng diretso kay Alex. Sumigaw si Jasmine, "Tumakbo." Pumalikod siya bigla at tumakbo patungo sa labas ng lambak. Sa puntong ito, hindi na naglakas loob si Alex na magpakitang gilas. Dali-dali niyang hinayla si Luna at nagsimulang tumakbo palayo. "Hindi, Dragon Bloodvine. Hindi namin nakuha ang Dragon Bloodvine." Sigaw ni Luna. "Hahanap tayo ng paraan para makuha ito mamaya," sabi ni Alex. "Paano kung kinuha ito ng mga kalansay na ito? Hindi ba't ang aking kapatid na babae ay lampas sa kaligtasan?" Walang imak na isip ni Alex, lahat ito ay mga kalansay. Ang mga taong ito ay may bibig na walang dila at isang sternum na walang tiyan. Bakit kailangan nila ang Dragon Bloodvine? Ngunit mas mabuting maging ligtas kaysa magsisi. Kung talagang mawawala sa atin ang Dragon Bloodvine dahil dito, sayang ang biyaheng ito. Mabuti kung ganoon. Inaatake mo ako at pinagtatakpan habang ako'y pumupunta at pupulutin ito, malakas na sabi ni Alex. Nang sagasaan sila ng mga kalansay, ginamit ni Alex ang Imperial Sword Flight at lumipad sa mga ulo ng maraming kalansay. Strum! 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 Tumunog ang Sky Devil Zither ni Luna. Noong una, naisip niya na ang mahihinang skeletal monsters ay magwawakas tulad ng kung paano sila hinampas ni Alex ng kidlat. Sa kanyang pagtataka, ang mga skeletal monsters ay tila napaka-insensitive sa tunog. Wala man lang silang reaksyon nang marinig nila ang tunog mula sa Sky Devil Zither ni Luna.
Sa halip nang makita nila si Alex na lumipad sa kanila upang mabunot ang Dragon Bloodvine, ilang mga kalansay ang hinaila at itinapon ng kanilang mga kasama sa taas na sinisingil kay Alex. Alex, mag-ingat ka. Nadismaya si Luna dahil ang kanyang pag-atake ay naging hindi epektibo. Matapos Mauler to si Alex, agad niyang ipinadala ang Sound Wave of Killing Art. Ang tunog ay hindi makakagambala sa mga kalansay na walang eardrum o makakaapekto sa mga kaluluwang maaaring nasa kanila. Gayunpaman, ang Sound Wave of Killing Arc ay isang tunay na mahiwagang pag-atake at ito ay medyo malakas. Kagad, ang tatlong kalansay na umaarangkada ay nagkapira-piraso. Ang ilang iba pang mga kalansay ay natangay ng Brahma's Supreme Touch ni Alex. Gaya ng ipinahiwatig ng pangalan, ang Dragon Bloodvine ay isang uri ng baging ng halaman. Ang ganitong uri ng baging ay lubhang kakaiba. Pulang dugo ito at may kumikinang na dugo na dumadaloy sa loob nito. Kapag pinutol ito ng kutsilyo, lalabas mula rito ang pulang katas na parang dugo. Mabilis lang ang oras. Sa ibaba ay isang makapal na nakaimpake na legion ng mga kalansay, kung si Alex ay mahuhulog dito, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Tinawakan ni Alex ang kawalan. Sa napakalaking puwersa, hiniblot niya ang hindi bababa sa 10 baging at pilit na pinunit ang mga ito na inihagi sa kanyang imbaka na pitaka. Pagkatapos mabilis siyang umatras. Tumakbo. Mabilis. Lumipad pabalik si Alex kasama ang Imperial Swordflight. Inaila niya si Luna at nagmamadaling tumakas patungo sa labas ng lambak. Masyadong creepy ang mga skeleton. Hindi nila kayang patayin ang mga ito kahit paano nila nilalabanan ang mga ito. Dalawa pa ang lalabas pagkatapos mamatay ang isa at higit pa ang lalabas. Sa sandaling ito, si Jasmine na tumakbo na palabas ng lambak ay biglang sumigaw. May nagpaangat sa kanyang katawan at itinapon siya sa lambak. Napatitig silang dalawa sa bagay at napabuntong hininga. Nakikita lamang nila ang isang 10 metrong taas na malaking kalansay na nakatayo sa labasan ng lambak. Kabanata 1623. Diyos di asterisk enem ito. Sigaw ni Alex. Mabilis niyang pinabagal ang bilis ng Imperial Swordflight. Titang-kita ang hirap ng paggamit ng Imperial Swordflight sa ere habang may bitbit na nasa hustong bulang na tulad ni Luna. Ilang sandali pa ay pagod na pagod si Alex. Gayunpaman nang huminto sila, naabutan sila ng hukbo ng ilang daang kalansay sa likuran. Napabalikwas si Jasmine sa napakalaking kalansay. Halos mamatay siya sa isang suntok na iyon. Maging ang kanyang mga damit mula sa Floral Valley ay nap unit na may malaking piraso ng tela na nakasabit pa rin sa mga daliri ng kalansay. Nalantad ang kalahati ng kanyang tiyan, nag-iwan ng 2 linya ng sugat. Malubha ang pinsala. Shitty. Nakatagpo ba talaga tayo ng White Bone Spirit? Reklamo ni Alex. Sinabi ni Luna na may tame time na ekspresyon sa normal na mga pangyayari kahit na ito ay isang sementeryo, hindi magkakaroon ng napakaraming mga kalansay. Ang isang 10 metrong taas na balangkas ay mas imposible. Kaya ang taong ito ay talagang hindi nagbabago mula sa isang tao. Siguro, ito ang tunay na dahilan kung bakit ang lungsod sa harapan ay naging mga guho. Habang ginagalaw ni Alex ang kanyang kamay, ang Dragon Bone Sword, 7 Blades of Death at ang Breaking Point ay lumitaw lahat sa kanyang harapan. Inabot niya ang kanyang storage purse at inilabas ang kalahati ng kakaibang sirang anteng-anteng. Inampes niya ito sa kamay ni Luna. Kaharapin mo ang maliliit na nasa likod. Ipaubaya mo sa akin ang malaking lalaking ito. Ang anteng-anteng na iyon ay ang inagaw sa kamay ni Herschel Lancaster ng Hygieia Valley. Siyempre, tiyak na hindi ito pagmamay-ari ni Herschel, ngunit ang matandang espiritu na nagmamay-ari sa kanyang katawan. Habang nag-uusap ay nakaupo na si Luna na naka-cross-legged sa lupa. Ang malademonyong chi sa kanyang katawan ay agad na pinakawalan, patuloy na pumapaitaas. Alam niya na ang mga skeleton ay immune sa kanyang Sky Devil Zither kaya kinailangan niyang gamitin ang Sound Wave of Killing Arc upang harapin ang pisikal na pinsala. Strum! 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 Pumunog ang nota ng demonyo. Ang 10 daliri ni Luna ay kinakalabit ang mga kwerdas ng kwadro sa mataas na frequency. Isang pagsabog lamang ng mabilis na tunog ng cipher.
tungkol naman sa susi at tono. Wala. Maramihang sound wave of killing arc ang dumaan patungo sa hukbo ng mga skeleton tulad ng mga snowflake. Samantalang pinagsama ni Alex ang tatlong dragon swords at sinugod papunta sa 10 metrong matangkad na malaking lalaki. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang nabigla si Alex. Naramdaman na naman niya ang pakiramdam ng hindi maipaliwanag na naespiya. Ah, shitty. Hindi naman siguro ang malaking kalansay na ito ang nag-espiya sa akin dati, diba? Walang pakialam si Alex. Kidlat, libu-libong taktika ng espada. Ang Thousand Sword Tactics na natamo ng karagdagang epekto ng kidlat ay likha ni Alex. Naiisip niya kung ang mga maliliit na kalansay ay maaaring masira ng Thunder Palm Mantra, ang malaki ay dapat na maapektuhan din. Sa katunayan, minamaliit niya ang kapangyarihan ng higanteng kalansay. Hindi naputol ng Dragon Sword ang kanyang matigas na buto. Hindi ang Dragon's Bane of 36 ang hindi sapat na matalas, ngunit ang kanyang cultivation level ay masyadong mababa para magamit ang tunay na kakayahan ng Dragon's Bane of 36. Ang Dragon's Bane of 36 ay isang piraso ng mahiwagang kayamanan. Kung ang isang mahiwagang kayamanan ay makapangyarihan o hindi, una ay nakadepende ito sa mahiwagang kayamanan mismo, ngunit ang gumagamit ay lubhang mahalaga bilang mabuti. Mababa ang kanyang cultivation level, kaya hindi niya nagawang gamitin ang 1% ng kapangyarihan nitong set ng mahiwagang kayamanan. Klang! 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 Isang sunod-sunod na tunog ang narinig. Ang tatlong espada ay naalog lahat. Isang kulay abong layer ng energy shield ang bumalot sa higanteng balangkas na tumagos sa isang misteryoso at madilim na aura. Sinubukan ni Alex ang ilang paraan ng pag-atake ngunit lahat sila ay nabigo upang harapin ang anumang tunay na pinsala dito. Sa halip, nanalo si Luna sa mga laban. Sa kanyang paglalaro ng Sky Devil Zither ng maluho at maganda, daanda ang mga skeletal monster ang patuloy na pinaghiwa-hiwalay at muling inayos. Kasunod ng proseso, napansin ni Luna na ang mga skeletal monster ay bumabagal sa muling pagsasaayos. Sa madaling salita, ang mga undead na nilalang na ito ay talagang mapapatay. Kailangan lang nilang patayin ng ilang beses. Gayunpaman, sa oras na ito, ang 10 metrong taas na kalansay ay biglang tumingkayad at ibinuka ang bibig upang umungol ng mabangis. Sa susunod na sandali, ang mga kalansay na halimaw ay nag-aagawan at nagsusungit ng baliw na parang nakarinig sila ng isang uri ng utos. Namutla si Luna sa takot. Lalo niyang binilisan at mas malakas ang pagbigkas sa Sky Devil Zither. Ang killing arc ay lumipad palabas sa mas mabilis na bilis. Ngunit hindi tulad ng dati, ang mga maliliit na skeletal na nilalang na ito ay may parehong layer ng gray na kalasag na nagpo-protekta sa kanila. Ang sound wave of killing arc ay nawala ang dapat na epekto nito. Ah! Alex, hindi ko na kaya. Bilisan mo at tumakbo. Sigaw ni Luna nang makita niya ang hukbo ng mga kalansay na galit na humahangos sa kanya. Inawakan niya ang kanyang Sky Devil Zither at hinayla si Alex. Tawag. I free. I click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 1624. Gayunpaman, sa oras na ito, ang mga kalansay na iyon ay sunod-sunod na tumalon. Sa isang swoosh, lahat sila ay tumalon ng napakataas patungo sa direksyon ng higanteng Skeleton King. Sa sumunod na sandali, isang kakaibang eksena ang nangyari. Ang mga maliliit na skeletal monster na iyon ay pumasok sa katawan ng higanteng Skeleton King at ganap na nahalo rito. Kagad pagkatapos, inabot ng higanteng Skeleton King ang braso nito sa kanyang walang laman na tiyan at naglabas ng buto ng letigo. The Asterisk Man Eat. Napatulala sina Alex at Luna. Sa kanilang pagtataka, ang daan-daang Skeleton Armies kanina ay naging letigo ng higanteng Skeleton King sa sandata nito. Pinagpag nito ang braso at ang letigo ay gumawa ng kaunting ingay. Ang Snow White Whip ay hindi bababa sa 40 o 50 metro ang haba at mayroong isang matalim na bone spur sa harap nito. Ang buto letigo ay itinaas at tumigil sa hangin. Pagkatapos walang awa itong humampas sa dalawang tao. Iwasan mo dali. Inactivate ni Alex ang lightning screen. Habang tinatapakan ng mga panya ang mga kidlat na bulaklak ay binuhat niya si Luna at mabilis na naiwasan ito.
Ang litigo ay tumama ng husto sa lupa at agad na lumikha ng malaking lamet. Pumutok ang isang bahagi ng bundok at nagripara ng mga bato sa kung saan-saan, parang gumuho ang mundo. Si Alex at Luna ay may tame time na ekspresyon at nakaramdam ng pait nang makita nila ang gayong napakalakas na kapangyarihan. Iyak na mas malaki ang kakayahan ng taong ito kaysa kay Herschel. Naiisip ni Alex dahil nakaligtas siya sa Golden Light of Lightning Tribulation at nakamit ang Core Formation Stage, dapat ay isa siyang mahusay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isa itong sampal bawat minuto. Agad siyang sinampal ng buto sa realidad nang natatakpan ng alikabok ang mukha niya. Pinunasan ni Luna ang alikabok sa kanyang mukha at sinabing, "Bigla akong sumama ang pakiramdam tungkol dito." Sinabi ni Alex, "Gaano kahirap? Baka hindi na natin ito ma-survive. Tumahimik ka. Ayaw ko pang mamatay. Sinong gustong mamatay ka? Gusto pa ng mama ko na magsilang ako ng apo para sa kanya. Ngunit ito ay masyadong masakit. Mamamatay ako sa sakit bago pa man ako manganak. Di hindi ko maintindihan kung ano ang iniisip ng mga taong may affairs. Sinusubukan ba nilang maghanap ng sakit? Kung hindi, ito ay dahil ang iyong brute ay hindi sanay. Sa impyerno kasama ka. Hindi ka makakapanganak ng apo sa ama. Makakapanganak ka lang ng apo sa ina. Sa impyerno kasama ang iyong ina, sa impyerno kasama ang iyong ama. Hindi ba pwedeng makahanap na lang ako ng mapapangasawa sa pamilya ko?" Sa sandali ng buhay at kamatayan, ang dalawang tao ay nagmumura sa isa't isa na para bang iyon lamang ang paraan upang mabawasan ang tensyon sa kanilang isipan. Samantala, ang puting buto na litigo ay muling itinaas. Sa pagkakataong ito, seryoso na ang higanteng kalansay. Ang puting buto na litigo ay natatakpan ng isang makamulto na aura at ang mga espiritu ay umaangal. Bago pa man tumama ang pag-atake, nararamdaman na nila ang kamatayan. Sa paglipas ng panahon, isang malakas na putok ang biglang bumagsak mula sa langit tulad ng isang sinturon sa labas ng asol. Piyaw! Napatulala sina Alex at Luna. Ano ang nangyayari? Isang nahulog na pusa mula sa langit. Napakalakas ng tunog na maaaring mamaga ang kanilang eardrums. Gaano kaya kalaki ang pasang ito? Higit sa lahat, pagkatapos umiyak ang pusa, ang mamamatay tao na higanteng Skeleton King ay ngayon lang naging nakakatakot at nanginginig ng biglaan na para bang nakakita ng pusa ang isang daga. Ang aura sa White Bone Whip sa kanyang kamay ay agad ding nawala. Ano ba ang Skeleton King na ito ay tila takot sa mga pusa? Gulat na sabi ni Alex. Sa sandaling ito, ang Skeleton King ay tumalikod at tumakas. Ayaw na nitong makipag-away. Parehong nabigla sina Alex at Luna sa nakita nito. Sabi ni Luna, kung alam lang natin na mangyayari ito, hindi ba ayos lang nangiyaw tayo na parang pusa? Pagkatapos niyang sabihin niyon, isang puting anino ang kumilos ng kasing bilis ng kidlat at sumugod sa Skeleton King. Basag! May tumama sa ulo ng Skeleton King. Kung titignan ay isa nga itong pusa. Isang puting pusa. Biglang nagkaroon ng enlightenment si Alex. Sa wakas ay alam na niya kung saan nanggaling ang pakiramdam ng tinitiktik. Hindi ito galing sa Skeleton King kundi itong puting pusa. Kabanata 1625. Tingnan mo, wala na ngayon ang nagtatanggol na kalasag sa Skeleton King. Sigaw ni Luna. Ito ay isang magandang pagkakataon. Walang pag-aalinlangan, agad na minonibre ni Alex ang tatlong Dragon Bone Sword at binaril ito sa Skeleton King. Piyaw! Kasabay nito, ang puting pusa ay muling nagpakawala ng mahigpit na sigaw. Oof! 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 Ang Sword of the Universe, Blade of Seven Death at ang Breaking Point ay sabay-sabay na bumaril sa katawan ng Skeleton King. Ang kidlat na nag-uugnay sa espiritual na kapangyarihan sa kanila ay sumabog sa isang segundo, dumalay sa katawan ng Skeleton King. Dagendong. Ang Skeleton King ay nagpakawala rin ng Dagendong. Sa susunod na segundo, ang puting buto na katawan nito ay nahulog na parang avalanche habang ang mga buto ay nalaglag ng pira-piraso. Sa huli, ang lahat ng mga buto ay nakasalansan sa isang maliit na burol sa lupa. Ang tanging bagay na nanatiling buo ay ang mahabang puting buto na litigo. Namatay lang ng ganon. Hindi ba?
Masyadong mahina. Maging si Alex ay hindi makapaniwala na namatay lang ng ganoon ang Skeleton King. Maingat na tiningnan ng dalawang tao ang puting pusa. Sa huli, wala silang makita. Mukha itong isang normal na puting alagang pusa. Nang tingnan ito nina Alex at Luna, ibinaba pa ng pusa ang ulo nito at naglakad papunta sa paanan ni Alex at inamoy-amoy ang gilid ng pantalon nito. Untik nang atakihin ni Luna ang puting pusa. Bahagyang nanigas din ang katawan ni Alex. Gayunpaman, napatigil niya si Luna sa oras dahil ang ugali na nagmumula sa puting pusa ay nagparamdam sa kanya ng hindi maipaliwanag na intimacy. Swoosh! Malumanay na tumalon ang puting pusa at maluwag na dom apo sa balikat ni Alex. Nakatitig ang berdeng mata ng pusa kay Alex na nakatalikod lang. Pinisil ni Luna ang malademonyong chi sa kanyang kamay at agad na hinawakan ang pusa. Piyaw! Swoosh! Ang pusa ay kumilos ng napakabilis at ang isang paa sa harap ay walang awa na kumamo kay Luna sa likod ng kanyang kamay. Agad na umagos ang dugo at may tatlong linya ng scratch marks ang likod ng kamay niya. Napakalalim ng mga ito kaya nahayag ang kanyang mga buto. Array! Napasigaw si Luna sa sakit. Agad namang inabot ni Alex ang kamay para pakalmihin si Luna na malapit ng magmukmak. Dahan-dahan lang. Ang maliit na bagay na ito ay tila walang masamang ibig sabihin. Hindi tama ang posisyon ng kamay niya at dama po ito sa dibdib ng babae. Nanginginig ang katawan ni Luna. Galit niyang inalis ang kamay ni Alex. Nang makitang nakatutok ang mga mata ni Alex sa puting pwasang iyon, alam niyang hindi pa ito ang tamang oras para mag-tantrum. Kaya pinigilan niya ang mamamatay tao na intensyon sa puting pusa sa kanyang isip. Tumalikod ang puting pusa at nagpakawala ng banayad at mahinang sigaw habang hinihimas ang ulo ni Alex sa baba ni Alex. Lahat ng nerve ay na-tense ni Alex. Nang magkatitigan si Alex at ang mga mata ng pusa, kakaibang pakiramdam niya ang kalungkutan. Sa katunayan, ang pakiramdam ng kalungkutan ay nagmula sa puting pusa. Napaluha pa ito na parang alagang aso na sa wakas ay natagpuan ang may-ari nito na pagod ang katawan matapos ang mahabang panahon na pag-alagala at pagdaan ng maraming hirap. Ito ay dapat na isang pusa na may kwento. Ito ang lihim na nag-espiya sa amin sa lungsod kahapon, sabi ni Alex. Ang puting pusa ay malumanay na tumalon at dumapo sa kamay ni Alex sa pagkakataong ito. Ibig sabihin gusto nitong yakapin ito ni Alex. Saglit na nag-alinlangan si Alex. Inawakan niya ito sa harap ng kanyang katawan habang marahang pinasadahan ng kamay ang balahibo nito. Komportableng pumikit ang puting pusa na may mukha ng kasiyahan. Ito ay dapat na isang babaeng pusa. Isang babaeng pwas ang demonyo. Malungkot na sabi ni Luna. Gayunpaman, ang puting pusa ay nagpakawalo muli ng isang mahigpit na sigaw na nakakatakot kay Alex. Nagtaas ng kamay si Luna. Mabuti. You're incredible at hindi nakita magsasalita, okay. Lumingon siya at hinanap si Jasmine. Pagkaraan ng ilang sandali, umiling siya at sinabing, sa palagay ko ay hindi siya mabubuhay. Tawag. I freak. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 1626. Nagulat si Alex. Agad siyang pumunta sa harap at sinuri siya habang ang puting pusa ay masunuri na tumalon sa lupa. Sa unang tingin, naging solemn na ang kanyang mga mata. Ang sugat ay kontaminado at ang lason ay pumasok sa kanyang katawan. Hindi pa patay si Jasmine at may malay pa siya. Tinakpan niya ng kamay ang sugat niya habang puno ng sakit at takot na takot. Kung tutuusin, siya ay isang batang babae lamang sa kanyang 20s. Hindi siya kasing edad ni Alex at hindi pa siya nabubuhay ng sapat. Emil, iligtas pa ba ako? Umiling si Alex. Biglang naramdaman ni Jasmine na bumagsak ang langit. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Ginoo. Rockefeller, mangyaring gawin ang isang bagay para sa akin. Pakisabi sa aking amo na hindi ko na siya mapaglilingkuran. Umiling si Alex at sinabing, sabihin mo sa kanya ang sarili mo. Ako. Hindi mo kailangan na i-detoxify ko itong lason mo. Magiging maayos ka pagkatapos ng ilang sandali. At saka, may isa pa akong magandang balita para sa iyo.
Gagaling din pala ang iyong parasitic disease. Ha? Napatulala si Jasmine. Eh anong ibig mong sabihin? Sinabi ni Luna para labanan ang lason sa lason, tama ba? Tumango si Alex. Sa loob-loob niya ay namangharin siya. Ang sakit niyang parasitiko ay hindi rin simple. Ito ay tinatawag na golden cicada parasite at ito ay itinuturing na isa sa pinakamahusay sa lahat ng mga parasitiko na sakit. Maging ang puso ni Lola Blackwood ay sumakit hanggang sa kumikibot ang kanyang mga talukap nang ibigay niya sa kanya ang golden cicada parasite. Sa hindi inaasahang pagkakataon, na-neutralize ng laso na nakakabit sa mga daliri ng Skeleton King ang isang nangingibabaw na parasitic disease. Ang pagkakaroon ng pag-iisip na iyon ay naging interesado siya sa laso ng Skeleton King. Agad siyang lumapit upang kunin ang ilan sa kamandag ng Skeleton King sakaling magkaroon ng mga emerhensya. Gayunpaman, ang Snow White Bone Whip ay nakakuha kagad ng kanyang atensyon. Iyon ay isang magandang mahiwagang kayamanan. Inawakan niya ito at casual na hinampas, saka lang niya namalaya na hindi maayos ang galaw nito. Ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay hindi tumugma sa paghagupit ng buto kaya hindi niya maisigawa ang nararapat na kapangyarihan nito. Luna, halika rito at subukan itong White Bone Whip. Tawag ni Alex kay Luna. Ito ang unang pagkakataon na tinawag ni Alex ang kanyang pangalan at parang utos pa ito. Dahil dito, kakaiba ang kanyang pakiramdam. Ang pakiramdam ay mas malakas, tupanipanabik at nakapagpapasigla kumpara sa pagtawag ni Alex sa kanya bilang isang reyna. Parang sobrang komportable. Kahit umungol siya, lumakad pa rin siya. Ang puting buto na litigo ay medyo malamig sa kanyang mga kamay, ngunit napakabigat nito. Medyo mahirap na panay-kontrolin ito sa lakas ng braso niya. Walang pagpipilian si Luna kundi gamitin ang demonyong chi ng Divine Demonic Method para kontrolin ang White Bone Whip. Buzz! Nanginginig ang puting buto at mabangis na tumayo. Ang demonyong chi sa ibabaw nito ay tumunog habang umuungol na parang mga multo na umiiyak at umaangal na parang mga espirito. Smack! Habang tumama ang litigo sa hangin, isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw. Pagkatapos, hinampis niya ito sa pader ng bundok. Boom! Tarat-tarat! Habang umalangaw-ngaw ang isang malakas na ingay, nabuo ang isang malaking uka sa dingding ng bundok. Nagulat na sabi ni Luna, ito ay isang mahusay na puting buto na litigo. Sabi ni Alex, bagay na bagay sa iyo. Sa iyo na ito ngayon. Gayunpaman, agad itong inihagis ni Luna sa lupa. Hindi pwede. Ang pagpindot sa bagay na ito na binuo ng mga skeleton monsters ng ilang sandali ay hindi na komportable. Hindi ko ito itatago kahit gaano pa ito kalakas. At saka, paano ako hahawak ng ganoon kalaking bagay? Riyaw! Nang umiyaw ang pusa ay tiningnan ito ni Luna. Tila ang mga mata na iyon. Nakakainsulto. Tumalo ng pusa at inabot ang paa nito para sampilan ang puting buto na litigo. May kung anong enerhiya ang sumugod sa puting buto na litigo na naging sanhi ng pagkaluskos kagad ng litigo. Ang mga buto sa ibabaw nito ay nagsimulang lumiit hanggang sa ito ay naging isang puting maliit na tali. Nagulat na sabi ni Alex, hindi ako makapaniwala na maaaring maging katulad ng Little Kitty na iyon, masyado kang hindi ka panipaniwala. Nang kunin niya ang tali, napagtanto niyang nabawasan na ang bigat nito hanggang sa makapulupot na lang sa kanyang pulso. Sigurado ka bang ayaw mo? Ibabalik ko para ibigay sa iba kung ganoon, tanong ni Alex. Kanino mo ibibigay? Babalik ako at tatanungin ko ang aking asawa kung gusto niya ito. Sinong nagsabing ayaw ko? Ibigay mo sa akin. Ang mga babae ay pabago-bago talaga. Namatay na ang skeleton monster at bumalik si Alex para mamites ng maraming dragon blood vines. Sa kasamaang palad, walang mga prutas dito. Kung hindi, ang isang dragon blood fruit ay maaaring maging isang magandang mapagkukunan para sa paglilinang. Matapos makuha ang dragon blood vines, ang pangunahing gawain ng lihim na kaharian na ito ay itinuring na kompleto. Biglang sinabi ni Jasmine, hindi ko alam kung nasa panganib ang aking amo at ang iba pa. Hindi pa ako nakakita ng ganoong klase ng skeleton monster dati. Kabanata 1627.
Sabi ni Luna, I don't think they'd be. Ang Skeleton King na ito ay malamang na tumitingin sa Dragon Bloodvines at iyon ang dahilan kung bakit ito nagbabantay dito. Hindi ba't sinabi ng mga tao na ang pinakamahalagang halamang gamot ay laging may gawagawang nilalang na nagpo-protekta rito? Ang Skeleton King na ito ay itinuturing din bilang isang uri ng mythical creature. Gayunpaman, ang pusa ay ngumyaw na nagpapahayag ng hindi pagkakasundo nito. Napaawang ang labi ni Luna. Gusto niya talagang patayin ang puting pwas ang iyon. Kahit na mas mabuti na siya pagkatapos gamutin ni Alex ang sugat sa likod ng kanyang kamay, ang mga babae ay mga nilalang na nagtatanim ng sama ng loob. Lalo na ang isang bruhang tulad niya, walang exception kahit pusa. Gayunpaman, ang pwas ang ito ay tila medyo mystical. Bukod pa rito, hindi alam ang background nito kaya hindi nang ahas si Luna na pukawin ito pansamantala. Kinuha ni Alex ang isang mapa at tiningnan ito. Tinuro niya ang harapan. May malaking lawa sa harap. Pero at tingnan muna natin. Dumidilim na ang langit at kailangan nating maghanap ng mapagpahingahan bago sumapit ang gabi. Pagkatapos noon, binuhat niya ang puting pusa. Salamat sa tulong mo ngayon. May pamilya ka ba? Piyaw. Kung gayon, dapat kang umuwi, tama. Piyaw miyaw. Paalam sa iyo noon. Umalis ka na, Piyo Miaw. Ano ito? Ayaw mong umuwi pero sumunod ka sa akin, Piyaw. Sabi ni Luna, ang demonyong pas ang ito ay medyo makatao. Maiintindihan talaga nito ang sinasabi mo. Parang nagtataglay ito ng kaunting paglilinang. Ang mga salitang iyon ay muling ikinagalit ng puting pusa. Sumirit ito kay Luna. Hindi rin simpleng babae si Luna. Kaya niyang makipagkompetensya sa isang pusa. Ano? Gusto mo bang magkaroon ng rebelyon? Naiintindihan ko na ngayon, isa ka lang babaeng pusa sa init at hindi ka makalakad ng diretso kapag nakakita ka ng lalaki. Pagkatapos may sasabihin ako sa iyo. Lalaki ko siya. Kung gusto mong maging alaga niya, magiging akin ka rin. Kung hindi, mananatili ka rito at huwag na huwag kang sasama sa amin. Matapos marinig ang mga salitang iyon, hindi inaasahang tumahimik ang puting pusa. Nilabas nito ang dila at dinilaan ang mga daliri ni Alex. Tingnan mo, kailangan mo lang magkaroon ng disiplina upang maging masunurin. Si Richard Asterisk. Naglakad sila hanggang sa malaking lawa. Hindi sila nakatagpo ng anumang panganib sa daan, ngunit nakakita si Alex ng ilang bihirang, lumang espiritual na mga halamang gamot. Dali-dali niyang hinugot ang mga iyon at inilagay sa kanyang storage purse. Nang makarating sila sa gilid ng lawa, hindi sinasadyang nakakita sila ng isang maliit na kabin na gawa sa kahoy. Kung titingnan mula sa panlabas at estilo nito, ito ay dapat na ginawa ng mga tao ng Hygeia Valley. Kay, we don't have to camp outside tonight, sabi ni Alex habang nakangiti. Ang iilan sa kanila ay sumugod upang tingnan ang kabin. Laking bulat nila, medyo kumpleto ang mga kagamitan sa loob. Hindi lamang isang kama at isang mesa ang naroon, ngunit mayroon ding isang deck ng mga poker card. Sa sulok ng kwarto, may naka-hand-crank na generator na nakakonekta sa ilang electric light sa wooden cabin. Hindi nagtagal, sumapit ang gabi. Bukod dito, ang temperatura ay bumaba ng husto. Kung ikukumpara sa loob ng lungsod, mas mababa ang temperatura sa ilang sa gabi. Hindi nakakagulat na mayroong ilang malalaking kubrekama sa pansamantalang istasyon ng supply ng Hygeia Valley. Nalalabanan ni na Alex at Luna ang lamig. Gayunpaman, mahina ang cultivation base ni Jasmine kaya kailangan niya ang malalaking kubrekama para matiis ang lamig. Lumalalim na ang gabi. Sumipo lang hangin sa labas ngunit wala silang naririnig na anumang tunog ng mga ibon, hayop, insekto o isda. Nakaramdam ito ng kakaiba kay Jasmine. Noong dumating ako sa Spiritual Valley Dungeon dati, madalas kong marinig ang mga dagendong ng mga mababanggas na hayop. Hindi ako nang ahas na matulog sa oras na iyon sa takot na sumugod ang mga mabangis na hayop. Ngunit ang lugar na ito ay kakaiba, walang tunog ng mga hayop. Sabi ni Alex, medyo kakaiba ito. Nakatagpo kami ng ilang mga ligaw na hayop at maraming mga bug sa araw. Baka tulog na silang lahat.
Oo nga pala, nararamdaman ba ninyo na lumalamig ang temperatura? Sabi ni Jasmine na natatakpan ng makakapal na kubrekama, oo. Malapit na akong mamatay sa lamig. Paanong napakalamig? Ang nakahigang puting pusa sa tabi ng mga paa ni Alex ay biglang nagpatingkad sa tenga nito. Pagkatapos noon, bigla itong tumalon, sobrang alerto. Piyaw! Naalarma ang tatlong tao sa bigla ang pagkilos ng puting pusa. Tumayo na rin si Alex at naglakad papunta sa pinto ng cabin para makinig ng mabuti. Nakadikit ang tenga niya sa kahoy na pinto. Sa hindi inaasahang pagkakataon, maya-maya ay nagyelo ang tenga ni Alex sa pinto, buti na lang mas malakas ang pangangatawa ni Alex kaysa sa karaniwang tao. Kung hindi, ang balat sa kanyang tenga ay mapupuksa. Masyadong mabilis ang pagbaba ng temperatura. At saka, may heat energy. Nakabalot na si Jasmine ng dalawang patong ng kubrekama sa sandaling ito. Nagsimulang hindi makayanan ang pakiramdam ni Luna kaya patuloy niyang hinihimas ang kanyang mga kamay habang nakatayo sa tabi ng apoy sa kampo. Ito ay hindi isang normal na sipon. Ito ay ang pagpasok ng yin energy sa katawan ng isang tao. Kaya naman kahit na ang isang dalubhasa na tulad niya ay mararamdaman ang hindi matiis at nakakatusok na lamig. Tawag. I prick. I click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 1628. Splash! Splash! Naririnig ni Alex ang lagaslas ng tubig. Ang tunog ay nanggaling sa lawa. Tila ang hangin ay umiihip sa ibabaw ng tubig na nagdulot ng tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan na tila normal. Gayunpaman, may napansin ding abnormal si Alex. Ito ay ang tunog ng pag-crack. Parang... Ang tunog ng paglalakad ng Skeleton Army na lumabas sa ilalim ng lupa noong nabunot niya ang Dragon Bloodvine dati. Patayin mo ang mga ilaw. Click! Nakapatay ang mga ilaw. Napatay din ang campfire. Parehong napatalon sina Luna at Jasmine at parang kinakabahan din. Ang silid ay natatakpan ng kadiliman na iwan lamang ang berdeng mga mata ng puting pusa na kumikinang na parang esmeralda sa dilim. Binuksan ni Alex ang siwang ng pinto, sinusubukang kilalanin ang pinanggalingan ng tunog. Nagulat siya ng marahas na itinulak ang pinto. Bumukas ang kalahati ng kahoy na pinto na may click na tunog. Agad itong nabasag at itinulak papasok. Isang itim at basang kamay ang pumasok. Iyon ang nakita ni Alex sa liwanag na tumagas sa sirang pinto. The asterisk man eat. Laking gulat ni Alex. Ang kamay na iyon ay kabilang sa isang kalansay na walang laman at dugo. Hindi tulad ng dating Skeleton King, ang mga buto nito ay itim. Piyaw! Matigas na sigaw ng puting pusa. Agad na binato ni Alex ng suntok ang braso ng kalansay. Naganap ang pagyanig na may kasamang boom. Ang depensa ng itim na kalansay na ito ay hindi kasing husay ng Skeleton King kaya nabali kaagad ang braso nito. Hindi nagtagal, nakita ni Alex ang may-ari ng itim na braso, ito ay isang itim na kalansay. Sa likod ng itim na kalansay na ito ay hindi mabilang na mga kalansay. Kay nako! Napatulala si Alex sa nakikita sa labas. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ito ay isang malaking lugar ng mga itim na kalansay. Sila ay lumabas mula sa tubig sa malaking lawa na hanay ng hilera tulad ng tumatagas na petrolyo. Ilan sila narito? Hindi malaki ang kwarto. Nang marinig ni Luna at Jasmine ang bulalas ni Alex at ang pag-aaway kanina, dali-dali silang tumingin doon. Dahil dito, labis silang natulala sa eksena sa labas. Boom! Tarat-tarat! Sa oras na ito, ang kahoy na cabin ay itinulak hiwalay. Agad na pinakawala ni Luna ang kanyang demonyong kapangyarihan at pinagputol-putol ang nahuhulog na kahoy na rooftop. Gayunpaman, ang sitwasyon sa paligid ng kahoy na cabin ay malinaw sa isang sulyap. Ang nakita lang nila ay daan-daan at libo-libong itim na Skeleton Army na nakapalibot sa kanila na walang ni isang paraan palabas. Ah! Nakakakilabot na sigaw ni Jasmine. Hindi pa siya nakakita ng ganitong kahindek-hindek na eksena. Naisip niya na kahit na hindi siya mamatay, magkakaroon siya ng mga bangungot araw-araw sa hinaharap. Basag! 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 Lahat ng itim na kalansay ay gumalaw at sinunggaban sila ng marahas.
Sumigaw si Alex, lumaban tayo at bumalik. Basag. Boom. Tarat-tarat. Mahigit isang dosen ng Thunder Palm Mantra ang nagpasabog sa Legion ng mga skeleton. Sa kabutihang palad, ang depensa ng mga itim na skeleton na ito ay hindi ganoon kaganda. Sa ilang sandali lamang, isang malaking bahagi ng itim na kalansay ang nahulog at hindi na muling bumangon. Ipinakita nito na ang mga skeleton na ito ay iba sa Undead Army dati. Maaaring patayin ang mga ito. Hindi epektibo ang Sky Devil Zither ni Luna kaya kinuha niya ang White Bone Whip. Ito ay pinahaba ng isang swoosh hanggang sa ang buto ay nag-udyok dito ay tumayo ng patayo. Inampes niya ito ng walang awa. Swoosh! Swoosh! Matapos hampasin ang puting buto, maraming itim na kalansay ang namatay at nasugatan. Kakaiba, ang mga itim na kalansay na ito ay inabandona na si Alex at nagsimulang naniningil kay Luna ng walang takot na katapangan. Kabanata 1629. Gulat na gulat si Alex sa isang tingin. Ang hukbo ng mga itim na kalansay na umaatake sa kanya kanina ay hindi inaasahang sabay-sabay na sumugod kay Luna. Igit pa rito, sa kanilang hitsura, lumabas ang pulang ilaw mula sa kanilang mga mata na parabang sila ay naging walang kapantay na nagngangalit matapos na abalahin ng ilang uri ng enerhiya. Snap! 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 Mabilis na iwinagayway ni Luna ang kanyang mahabang litigo at pinalipad ang unang alo ng mga itim na kalansay. Ngunit hindi nagtagal, napalibutan siya ng pangalawa at pangatlong alo ng mga kalansay. Luna, ihagis mo rito ang puting buto. Agad na napagtanto ni Alex ang ugat ng problema. Agad niyang tinapakan ang Seven Blades of Death at sumugod, pinagdikit ang dalawang daliri. Ang Supreme Touch ni Brahma. Boom! Tarat-tarat! Boom! Tarat-tarat! Ang mga itim na kalansay ay maitim at masasamang nilalang na likas na natatakot sa kulog, kaya ang Thunder Palm Mantra ay lubhang nakamamatay sa kanila. Ngunit sa hindi inaasahan, ang kataas-taasang haplos ng Brahma na negatibong iniwan para sa kanya ng tagapaghayag ay higit pa. Nakamamatay sa mga skeleton monster na ito. Isang gintong liwanag ang sumabog sa isang dampi lang. Nadurodge hanggang mamatay ang malalaking bahagi ng itim na kalansay. Napansin din ni Luna na hindi tama ang sitwasyon. Ang mahabang puting buto na litigo ay parang isang panunuya sa Skeleton Army. Sabay-sabay, inaakit nito ang pag-atake ng malaking bilang ng mga kalansay kaya dali-dali niyang ibinato ang puting buto na litigo kay Alex sa ere. Gaya ng inaasahan, ang mga tingin ng mga itim na kalansay na ito ay nakatuon sa kinaroroonan ng puting buto na litigo kaya inilunsad nila ang kanilang mga pag-atake kay Alex. Wala sa panganib sina Luna at Jasmine na nasa likod niya. Hawak ni Alex ang puting buto na litigo sa kanyang kamay habang nakatayo sa Seven Blades of Death. Natutuwa siyang makita ang mga itim na kalansay na nakatulala sa ibaba niya ngunit hindi siya maabot. Luna, umalis muna kayo ni Jasmine at tumalikod. Pangungunahan ko ang mga lalaking ito sa ibang lugar. I'll join you people afterwards, sabi ni Alex. Matapos masulyapan ay nakahinga na rin ng maluwag si Luna. Tumanggo siya at sinabing, sige. Ihintayin ka namin sa lugar kung saan namin pinulot ang Dragon Bloodvines kanina. Hindi siya procrastinator, kaya agad siyang umatras kasama si Jasmine. Samantala, si Alex na may puting pos ang nakaskwat sa kanyang balikat ay inihagis ang puting buto na litigo at dahan-dahang manonibre ang Seven Blades of Death patungo sa malaking lawa. Habang pinag-iisipan niya ang isang tanong, bumulong siya, saan nanggaling ang mga kalansay na ito? Sa sandaling ito, 10 o higit pang mga itim na anino ang lumabas sa direksyon ng malaking lawa, iyon ay 10 o higit pang mga itim na kalansay na mas matangkad kaysa sa karaniwang mga itim na kalansay. Ang mas nakakatakot, ang mga kalansay ay parang mga ibon na tumubo ng isang layer ng laman sa ilalim ng kanilang mga kilikili. Diyos! The Asterisk Man Eat! Napatulala talaga si Alex. Ano ang impyerno ng mga bagay na ito? Sa sandaling ito, ang puting pusa sa kanyang balikat ay biglang tumangala sa langit at sumigaw, meow. Isang bola ng pulang enerhiya ang lumabas sa bibig ng pusa. Ang tunog na iyon ay sumabog na parang kulog, ito ay mas malakas pa kaysa sa Sky Devil Zither ni Luna. Ang pagkabigla ay nagyelo sa 10 o higit pang mga lumilipad na kalansay.
Sa sumunod na segundo, tumalsik ang puting pusa at naging 10 beses na mas malaki sa isang kisap mata. Tulad ng isang mabangis na tigre, pinahaba nito ang kanyang mga kuko at mabangis na hinampas ang mga lumilipad na kalansay. Ito ay maliksi. Sunod-sunod itong gumalaw sa pamamagitan ng pag-asa sa kapangyarihan ng mga lumilipad na kalansay. Sa tuwing umaatake ito, maaari itong pumatay ng isang lumilipad na kalansay. Sa loob ng 2 paghinga, ang 10 o higit pang lumilipad na kalansay ay namatay sa ilalim ng matutulis nitong mga kuko. Talaga, ito ay isang demonyong pusa. Ito ay kakaiba. Bakit ang lapit ng lalaking ito sa akin na parang kamag-anak ako? Naguguluhan si Alex. Tungkol naman sa babaeng pusa sa init na sinabi ni Luna, wala itong saysay. Kahit lalaki ang gusto nito, dapat maghanap ito ng lalaking pusa at hindi siya pusa. Baka isa akong reincarnated na pusa. Kakaiba niyang sinulyapan ang puting pusa na muling tumingkayad sa kanyang balikat. Bumalik ito sa normal na laki at dinidilaan ang mga paa. May pangalan ka ba? Piyaw. Ano ang iyong pangalan? Piyaw Miyaw. Ano ang ibig sabihin nito? Kumain ng taba. Malaking pusa. Tawagin kitang Old Whitey. Mukhang mas matanda ka sa akin. Miyaw, miyaw, miyaw. Seryosong pagtutol nito at muntik nang magkamot ng mukha. Tawag. I freak. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 1630. Gayunpaman, bumalik muli ang mga lumilipad na kalansay. Sa pagkakataong ito, hindi 10 o higit pa sa kanila, ngunit daan-daan sa kanila, siksikan na parang mga balang na umaagos palabas ng lawa ang mabangis na sumugod kay Alex. She asterisk T. Muntik nang mahulog si Alex sa 7 Blades of Death. Makikipaglaban ako. Old Whitey, tumakbo ka lang kung natatakot ka. Hindi kita kayang alagaan. Inihagis ni Alex ang mahabang puting buto na letigo sa lupa, hinawakan ng Sword of the Universe at ang Breaking Point gamit ang kanyang kaliwa at kanang kamay ayon sa pagkakasunod. Pagkatapos magpakawala ng Dagendong, sinalubong niya ang mga lumilipad na kalansay. Mamatay. Ang 2 pinahabang Dragon Bone Swords ay 10 metro ang haba. Kahit saan siya pumunta, may mga bali ng mga paa at mga braso. Pumatay ng galit at madugong pumatay si Alex habang pinapagana ang Mystic Armor sa buong kapasidad. Ang 2 espada ay parang mga tagagiling ng karne, hindi sila ang hindi magagapi ng mga pandurog ng buto. Ngunit, hindi tumakas si Old Whitey. Sa halip, lumaki itong muli kahit na 10 beses na mas malaki kaysa dati. Napakapitit ni Alex sa harapan nito. Ang mas ikinagulat ni Alex ay ang katotohanan ang demonyong pusa ay naglabas ng isang set ng pulang baluti mula sa kung saan na tila ito ay ginawa para dito. Pagkatapos ilagay ito, ito ay napakahirap. Direkta itong tumalon sa lupa at ligaw na pinatay ang hukbo ng mga kalansay. Nakaramdam si Alex ng init ng dugo sa panonood nito. Kaya naman tumalon din siya at iniwan ang kanyang Dragon Bone Swords. Ginamit niya ang Brahma's Supreme Touch at ang Dragon Toss Punch upang labanan ang kamay-kamay at marahas na pinatay ang mga kalansay. Kiss! 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 Hindi napansin ni Alex na habang siya at si Old Whitey ay pumatay ng mas maraming kalansay, ang nakapalibot na enerhiya ng yin ay nagiging masiksik nang lumabas ito mula sa mga bangkay ng mga kalansay. Gayunpaman, mabilis na sinisipsip ng Chaos Bead ang enerhiyang ito ng yin. Si Luna, na nangakong dadalhin si Jasmine upang hintayin si Alex sa lokasyon ng Dragon Bloodvine, ay nagsimulang magmadaling bumalik nang marinig niya ang Dagendong ni Old Whitey. Hindi siya sinunod ni Jasmine dahil magiging pabigat lang siya sa kanila. Nag-alala si Luna na baka nasa panganib si Alex. Gayunpaman, nang sa wakas ay marating niya ang lugar, siya ay tulala. Yan ang puting pusa. Wow! Biglang umalangaw-ngaw ang isang nakakatakot na sumisichit. Ang tunog ay nanggaling sa dulong bahagi ng malaking lawa. Hindi nagtagal, ang pulang matang legion ng mga kalansay ay agad na umatras tulad ng tubig. Maliban sa mga bangkay sa buong lupa, ang iba ay sumugod sa lawa at nawala. Piyaw! Si Old Whitey ay sumugod sa lawa at napaungol sa langit. Ang tunog ay nakakabasag ng lupa, galit ngunit malungkot.
Inaila ni Luna si Alex at bumulong iyan ang maliit na babaeng pusa. Sheesh! Inakme ni Alex ang bibig niya. Napakalakas ni Old Whitey. Anyway, naramdaman ni Alex na hindi siya kalaban para dito. Nakakahiyang sabihin na hindi kayang lumaban sa isang pusa ang marangal na tagapagmana ng Ultimate Book of Medicine. Gayunpaman, iyon din ang katotohanan. Inilabas ni Luna ang kanyang dila at dinilaan ang palad ni Alex. Nang aakit sa kanya ang paikot-ikot niya mga eyeballs. Nang maramdaman ni Alex ang isang salpok sa kanyang isipan, hinawakan niya ang kanyang mukha at hinalikan siya sa kanyang mga labi. Mabilis niyang pinangungunahan ang kanyang mga ngipin at galit na inangkin ang kanyang gantimpala. Ang madugong labanan at magagandang babae ay palaging karangalan ng mga lalaki. Kailangan ng isang lalaki ang kahinahunan at pagkababae ng isang babae upang paginhawahin at punan ng poot pagkatapos ng madugong labanan. Kahit na kailangan niyang magpakawala ng kaunting singaw at inubos ang sobrang lakas. Noong una, gusto lang siyang halikan ni Alex pero si Luna ang nagkusa at ipinipit si Alex sa battlefield na nababalot ng mga buto. Agad na naramdaman ni Alex ang pag-iigting ng emosyon ng babae kaya tinitigan niya ang mukha nito, "Are you crazy?" Sinabi ni Luna, may kasabihan na ang mga lalaki ay nasakop ang mundo gamit ang kapangyarihan at ang mga kababaihan ay nakakuha ng mundo sa pamamagitan ng pagsakop sa mga lalaki. Paano mo ako lulupigin? Sa pag-ibig. Hindi ko man lang maramdaman ang pagmamahal mo sa akin. Kumagamit ako ng pandiwa. Sure enough, isa siyang mangkukulam. Kabanata 1631. Tiyak nakatakdang mabaygo si Luna na dalhin ang kanyang pag-ibig dito. Ang kapaligiran ay hindi tama, ang kapaligiran ay hindi tama, at maging ang temperatura ay hindi tama. Kaya, bumisita si Alex sa loob saglit at pagkatapos ay tumakbo palabas. Dalawang beses sumirit si Old Whitey sa malaking lawa, tumalikod at naglakad pabalik. Nabahira ng maraming alikabok ang puting balahibo ng pusa nito. Ang nagninangas na pulang baluti ay marilag na itinatampok ang natatanging pagkakakilanlan ni Old Whitey. Nang lumingon ito at nakita ang estado at poster ni Alex at Luna, kumurap ang berdeng mga mata ng pusa upang iyanggat ang estado ng pagbabago. Maging ang baluti ay bumagsak sa katawan nito. Ito ay bumalik sa estado ng isang hindi nakakapinsalang maliit na puting pusa. Maaaring ang pugad ng Skeleton Legion ay nasa ilalim ng lawa. Inayos ni Luna ang kanyang damit. Ang kasuotan ng disipulo mula sa Floral Valley ay tiyak na maginhawa para sa ilang bagay dahil ang palda ay nasa ilalim nito. Nagdilim ang ekspresyon ni Alex dahil hindi rin niya masabi. Nasaan si Jasmine? Tanong ni Alex. Sinabi ko sa kanya na maghintay sa harap. Sabi ni Luna. Medyo kakaiba ang ekspresyon niya. Noon, pinilit ni Alex ang sarili sa kanya sa ilalim ng impluensya ng demonyong chi. Pero sa pagkakataong ito, masasabing siya na ang nagpilit sa kanya. Hindi ba ganoon ang usapin sa pagitan ng isang lalaki at isang babae? Alin man ang lalaki ang nanag sa babae o ang babae ang nanag sa lalaki? Pagkatapos ng unang pagkakataon, ibababa ang backline defense hanggang sa wakas ay wala na itong pagtatanggol at pagkatapos ay wala ng moral na baseline. Dala ang Old Whitney, nagmamadaling bumalik sina Alex at Luna sa takot na muling lumitaw ang mga skeleton monster sa tabi ni Jasmine. Nakita nila si Jasmine na nag-aalalang naghihintay sa junction at walang ibang pangyayari. Si Richard Asterisk. Tanghali na kinabukasan nang muli silang bumalik sa nawawalang lungsod. Nang madaanan nila ang 100 talampakang taas na estatwa ng Guardian Goddess sa Central Square, biglang tumalon si Old Whitey mula sa balikat ni Alex. Piyaw. Sa susunod na sandali, ito ay naging isang higanteng pusa na doble ang laki kaysa kay Alex. Dahan-dahan itong naglakad patungo sa Guardian Goddess statue. Makalipas ang ilang hakbang ay lumingon ito para tignan si Alex at ngumyaw na parabang hinihintay itong sabay na pumunta doon. Gusto mong sundan kita? Bahagyang nagulat si Alex. Hindi niya alam kung ano ang gusto nito, ngunit sumunod pa rin siya. Sa sandaling ito, nararamdaman niya ang damdamin, kalungkutan, nostalgia, at paggalang ng malaking pusa sa estatwa. Matandang Whitey, maaari mo bang sabihin sa akin kung sino siya?
Malumanay na tanong ni Alex habang nakatingin sa matayog na estatwa. Kuminto ang katawan ni Old Whitey. Bigla nitong tinapakan ng paa at ang buong parisukat ay puno ng makinang na liwanag at makulay na kulay. Isang nakakasilaw na liwanag lang ang naramdaman ni Alex sa kanyang harapan. Ang nawawalang lungsod na kanina pa ay sira-sira ay biglang naging isang napakalaking lungsod ng walang kapantay na karangyon. Maraming mga taong bayan ang namuhay ng payapa at masayang nagtrabaho dito. Karamihan sa kanila ay pandak na tao na may malaking ilong at pulang buhok, sila ay mga duwende. Gayunpaman, mayroon ding iba pang mga lahi. Sa lungsod na ito, ang mga tao sa lahat ng mga pangkat etniko ay namuhay ng magkakasuwato, nakipagkalakalan at tinustusan ang mga pangangailangan ng bawat isa. Sila ay kumanta, sumayaw, uminom at nagyabang. Marami ring turista ang bumisita dito. Nagpan ang kamera. Ang isang malaking bilang ng mga undead ay lumitaw sa labas ng lungsod. Ang pinakamaraming bilang sa lahat ay ang mga kalansay, ngunit mayroon ding iba tulad ng mga kakaiba at pangit na hitsura ng abyssal monsters, wraiths, undead giants, at iba pa. Sila ay napakalaki, siksik na puno ng hindi mabilang na mga numero. Sa malakas na ulan na iyon sa dapit hapon, ang mga sundalo ay lumapit at sumalakay sa lungsod ng biglaan. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng madilim na kalangitan sa ibabaw ng madilim na lupa habang ang sakuna ay tumama. Uling nagpan ang kamera. Isang napakagandang dilag na nakasuot ng sandata sa labanan ay dumating na nakasakay sa isang puting pusa. Isang 10,000 sundalo ang sumunod sa kanya. Tulad ng isang palaso mula sa malayo, sumugod sila sa undead na hukbo at pinutol ang dilim ng bukang liwayway na tila sila ay isang matalim na espada. Nagbukas sila ng madugong landas at sumugod sa lungsod upang ipagtanggol ang mga tao. Ako si Rinwell Mathis. Sa utos ng Master of Alliance Leafy, nagdala kami ng 100,000 sundalo ng Alliance para iligtas ang lahat. Huwag magpanik, lahat. Ang paparating na labanan ay walang kinalaman sa iyo. Hanggat hindi mamamatay si Rinwell Mathis, hindi masisira ang lungsod na ito. Uling nagpan ang kamera. Tawag. I free. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 1632. Ito ang mabangis na eksena ng babaeng ito na nagngangalang Rinwell Mati na nanguna sa mga sundalo ng Alliance upang labanan ang undead na hukbo ng mga kalansay. Ang malaking puting pusa na nakasuot ng mapoy na pulang baluti ay tumayo sa karamihan. Lumaganap ang digmaan. Ang mga undead ay sunod-sunod na alon na parang walang katapusan. Pinangunahan ni Rinwell ang mga sundalo ng Alyansa na lumaban sa dugo. Pumababa ang bilang ng mga sundalo ng Alliance araw-araw, ngunit patuloy na dumarami ang mga undead. Hanggang isang araw, dinaig sila ng hukbo. Dumating ang mas mataas na species ng undead na may kapangyarihang labanan na mas malakas kaysa sa mga sundalo ng Alyansa. General Mathis, bumagsak na ang Storm City. Ang mga sundalo ng Alyansa ay dumanas ng maraming casualty. General Mathis, pinangunahan ni Master Leafy ang 30,000 general mula sa Phoenix City upang pumatay sa bangin, ngunit hanggang ngayon ay wala pang balita mula sa kanila. Natatakot ako na hindi na sila makakabalik sa ilang sandali. General Mathis, nakatanggap lang ako ng agarang balita. Ang City of Seven Stars at ang Great Root City ay bumagsak na rin. Ang Spiritual Valley ay inaatake mula sa lahat ng panig. Wala ng reinforcement. Ang 30,000,000 advanced na undead combat horde ay nakarating na sa lungsod. Ikaw, dapat kang tumakbo. Itinaas ni Rinwell ang kanyang ulo at ang kanyang katawan ay parang sibat. Sabi ko, hanggat ako, si Rinwell Mathis, ay hindi mamamatay, ang Spiritual Valley City ay hindi masisira. Nangako ako sa kanya na paprotektahan ko ang Spiritual Valley City at hindi ko sisirain ang aking pangako. Mga kasama ng Alliance Army, kailangan ko na ngayon ng Death Squad na may 3,000 lalaki para manatili at sundan ako para harangin ang undead. Ang natitirang bahagi ng Alliance Army ay dapat mag-escort sa mga mamamayan ng Spiritual Valley City palabas ng lungsod mula sa likod ng bundok. Sino ang handang iwan ang kanilang buhay? General Mathis, ako, si Gerard Kiv mula sa Yukon, ay nagboluntaryong iwan ang aking buhay. General Mathis, ako, si Scooby Sherbell mula sa Mountain Warriors, ay nagboluntaryong iwan ang aking buhay.
Ako, Jared Zendon. Pompey, Sherwin Azrael. Pompey, Zara Patterson. Pag-iwan ng suicide note. Ito ay isang labanan ng pagtatanggol sa lungsod, isang labanan ng sakripisyo, isang labanan ng Jedi. Pinangunahan ni Rinwell ang Death Squad ng 3,000 sundalo upang isakripisyo ang kanilang buhay at ipagtanggol ang lungsod upang makabili ng oras para makatakas ang mga mamamayan ng Spiritual Valley City. Naglaban sila hanggang sa huling patak ng dugo. Namatay ang lahat ng 3,000 sundalo sa Death Squad. Ang ulo ng estatwa ng Diyos ang tagapag-alaga at nakatatapos lang itayo ay sumabog sa malayo. Real, Whitey, pumunta ka na. Hindi ka tao, hindi ka dapat mamatay kasama ko. Si Rinwell ay napuno ng dugo at ang kanyang mahabang espada ay nakapwesto sa lupa. Nasira rin ang armor niya. Pio Miao. Kailangan mong mabuhay. Kapag nakilala mo siya, sabihin mo sa kanya na wala akong pinagsisisihan. Pio Miao. Ngayon, pumunta ka na. Sinampal ni Rinwell ang malaking puting pusa. Matagal nang nasugatan ang malaking puting pusa. Pagkatapos nitong sampal, hindi na ito makabangon kahit anong mangyari. Ang huling nakita nito ay ang figure ni General Mattis na mabilis na tumatakbo papunta sa Legion ng Undead. Nanlabo na naman ang mga mata ni Alex. Ang nakita na naman ni Alex ay ang imaheng nasa harapan niya. Bumalik na naman siya sa realidad. Ang alaala na ibinigay sa kanya ni Old Whitey ay nag-iwan sa kanya ng malalim na impresyon at isang malalim na pagkabigla. Ang babaeng general ay patay na at ang lugar ay sumailalim sa mga radikal na pagbabago. Itong puting pusa na lang ang natitira para ikwento ang kalunos-lunos na pangyayari noon. Pinwell Mattis. Pulong ni Alex habang walang kamalay-malay na puno ng luha ang kanyang mga mata. Labis siyang naantig sa babaeng general na ito at sa death squad ng 3,000 sundalo. Sa kabilang banda, ang demonyong pwasang ito ay naging saksi sa kasaysayan at isang dating kalahok na nabubuhay hanggang ngayon. Si Whitey ay naging Old Whitey na ngayon. Ilang taon na ba? Nakilala mo na ba yung tao? Nakadapa si Old White at tumangala sa estatwa ni Rinwell habang mahinang umiiyak, Miao. Kabanata 1633. Kuya Rockefeller. Saktong pagkalunod niya sa kanyang iniisip, lumapit si Jasmine at mahinang tinawag siya. Oh. Inalis ni Alex ang kanyang emosyon. Pagkatapos ng lahat, ang alaala na ipinakita sa kanya ni Old Whitey ay nangyari na matagal na ang nakalipas sa kasaysayan at ito ay dapat na malayo sa kasalukuyang panahon. Ang mga makasaysayang pasanin ay nangangailangan ng mga tao na igalang at gunitain ang mga ito, ngunit hindi nila dapat palaging isawsaw ang kanilang sarili sa ganoong uri ng kapaligiran at estado ng pag-iisip. Sa buong kasaysayan, mayroong hindi mabilang na inspirado at trahedya ng mga kwento ng mga bayani. Ano ito? Napatingin si Alex sa ekspresyon ni Jasmine. Sigurado siya na hindi niya nakita ang makasaysayang alaala ngayon. Kinampanan lang ni Old Whitey ang alaalang iyon para sa kanya. Brother Rockefeller, ikaw. Maaari mo ba akong ihatid para hanapin ang aking amo? Sabi ni Jasmine na may pagmamakaawa. Nag-aalala ako na ang aking mga tao mula sa Floral Valley ay makatagpo ng mga kalansay na iyon. Magkakaroon sila ng matinding problema sa oras na iyon. Ang Floral Valley ay nakatuon sa pagpino ng gamot at mga table tas. Hindi nila gaanong binigyang pansin ang martial cultivation na nagresulta sa mababang lakas ng pakikipaglaban sa mga tao sa Floral Valley. Kaya naman, nang ahas si Herschel Lancaster na sabihin na gusto niyang lipulin ang Floral Valley. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumanggo si Alex. Pero hanapin natin sila ngayon. Medyo nagatubili si Luna. Pagtingin sa langit, gabi na. She said, "I don't think we can do it today." Malapit na ang gabi at ito ang unang pagkakataon na makapunta sa Spiritual Valley Dungeon na ito. Ang gabi ay mas mapanganib. Mas mabuting maghintay tayo bukas ng madaling araw para hanapin ang iyong amo. Gustong-gustong pumunta agad ni Jasmine pero alam niyang tama rin si Luna. Hindi magiging madali ang paghahanap ng daan sa sandaling lumubog ang gabi. Mas magiging mahirap kung mawala sila. Igit pa rito, ang mga tao mula sa Floral Valley ay maaaring hindi makatagpo ng Skeleton Army.
Sa huli, kinuha ni Alex ang payo ni Luna. Mula nang sila ay pumasok sa lihim na kaharian, sila ay karaniwang hindi gaanong nagpahinga o nakakain ng maayos na pagkain. Bilang karagdagan, nakipaglaban sila sa hari ng kalansay at sa hukbo ng kalansay, matagal na silang nagugutom. Ang isa ay hindi maaaring gumana ng maayos sa isang walang laman na tiyan, ang isa ay sabik na gutom ng walang pagkain. Kaya ang ilang mga tao ay tumingin sa labas para sa isang silid na may kusina. Nakakita sila ng ilang kahoy o isang bagay at nagluto ng isang palayok ng sabaw ng karne na may isang milenyo na lumang reishi, ito ay labis na labis. Maging si Old Whitey ay naglalaway. Bilang demonyong pusa, hindi ito marunong magluto at ang kinakain lang nito noon ay hilaw na pagkain. Ngunit paanong ang hilaw na pagkain ay mas mahusay kaysa sa nilutong pagkain? Curious na tumingin dito si Jasmine, bakit ito kumakain ng karne? Hindi ba dapat kumain ng isda ang pusa? Dahil dito, pinandilatan siya ni Old Whitey na parabang sinasabi nito, nasaan ang isda? Dapat ba kitang ituring na parang isda at kainin ka? Matapos maubos ang dalawang malalaking mangkok ng sabaw, sinabi ni Alex, nakakita lang ako ng alaala sa lungsod na ito. Hindi ko alam kung ilang taon na ang nakalilipas, ngunit isang malaking digmaan ang sumiklab dito at isang uri ng lahi na tinatawag na undead ang dumating upang salakayin ang lungsod. Pagkatapos, isang babaeng nagngangalang Rinuel Matis ang namuno sa alyansa ng tao at namatay habang ipinagtatanggol itong Spiritual Valley City. Malinaw niyang isinalaysay muli ang kwento dahil naramdaman niyang isa itong kasaysayan na nararapat alalahanin, kasama na ang babaeng general na nagngangalang Rinuel Matis. Ay nako! Ito ba ay ang alagang pusa ng Guardian Goddess statue? Hindi makapaniwalang ekspresyon si Jasmine. Kaano katagal ito nabubuhay? Maging si Luna ay natouch sa nakaraang pangyayari. Nang tumingin siya kay Old Whitey, nakaramdam siya ng masalimuot na emosyon. Tila hindi nagustuhan ni Old Whitey na pinag-uusapan ito ng iba kaya't inilabas nito ang ngipin kay Jasmine. Natakot siya na agad na tumahimik. Pagkatapos matikas itong lumayo at nawala sa isang kisap mata. Sampal. Inampres ni Luna si Jasmine sa balikat niya. Matapos ay activate ang malademonyong chi, unti-unting nahimite si Jasmine. Nagtatakang tanong ni Alex, bakit mo siya pinatay? Sinabi ni Luna, sumunod ka sa akin sa isang lugar. Anong klaseng lugar? Madilim na ang langit. Ano ang mahalaga? Hindi tulad ng pagpapaalis ko sa iyo sa lungsod na ito. Maya-maya, inakay ni Luna si Alex para itulak ang isang sira-sirang pintuan na gawa sa kahoy. Hindi nagtagal pagkatapos niyang pumasok sa loob, nakita niya talaga ang isang natural na hot spring na may lawak na mahigit 10 metro kwadrado. Hindi alam kung gaano katagal ang lugar na ito ay desyerto, ngunit ang mainit na bukal na ito ay nakakagulat na umuusok pa rin. Malamang, buhay pa ang hot spring. Till then.